is nagawa kahapon ang press conference para sa Lipa Coffee Festival 2024 bilang parte sa paggunita ng ika-126 na anibersaryo ng deklarasyon ng Villa de Lipa sa Lipa City, Batangas. Ang proyekto ay inilansad sa inisyatiba ni Lipa Mayor Eric Africa kasama ang City Agriculture at Department of Trade and Industry na may tema ang kape, kasaysayan, kahusayan, kung saan naglalayon itong buhayin muli ang industriya ng kapeng barako sa lungsod ng Lipa at kilalanin bilang Barako Coffee Capital ng Pilipinas. Sa presscon, ipinahayag ni City Agriculturist Engineer Lorelai Villa del Rey ang kanilang adikain na tulungan at suportahan ang mga local coffee farmers sa pamamagitan ng pagpapalawak ng taniman ng mga kape at maparami pa ang mga coffee trees sa lungsod ng Lipa upang matugunan din ang patuloy na paglaki ng demand ng kape sa bansa. Samantala, ipinaliwanag rin ni Mr. Luis Ronario, ang Festival Director, ang tema at kahalagaan ng Coffee Festival para sa lungsod. Narito ang kanilang mga naging pahayag ating panoorin. Napalakasin ang coffee industry dito sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapalawak po ng ating mga taniman ng kape. Of course, nandyan din po yung pagre-rehab po natin ng mga existing coffee seedlings sa coffee trees po natin na nandito sa Lipa. And then, magagawa po natin ito sa pamamagitan ng iba't ibang tree planting activities kung saan may mga takers po tayo. So may mga partners po tayo dito. Schools, mga barangay, yung mga grupo po, yung mga NGOs, napakarami po nating nagiging partners. So dito po nag-i-start yung ating malawakan tree planting activities. Ngunit pagdating ng panahon ni aanihin, meron din po tayong processing facility kung saan dito po natin pa-process yung ating kape para po matikman po natin, matikman ang ating mga kapitbahay na lalawigan, and of course may export din po natin. And we can have a festival of our own. And we chose coffee as something that we can celebrate because coffee has a strong connection with our roots, with our heritage, and with the community, is that we need to celebrate something that will support also our economy or the community's livelihood. At yun po ang kape. At magsisimula tayo, ma-empower natin ang ating local farmers to embrace coffee, no, as their economy and sustain them. No, then we can actually, no, we can actually have that sustainable celebration because that is an economic factor of celebrating this coffee festival. Ipinakilala rin ni Nario ang mga candidates ng Ginoong Barako 2024 kung saan ang mananalo ay tatanghalin bilang ambassador ng Lipa na pangunahing magsusulong sa industriya ng kape ng lungsod. Nakalakda namang magsimula ang Lipa Coffee Festival 2024 sa darating na October 21 hanggang October 26. At ito po si Diana Rupan para sa News Feed for the Day. Magandang hapon!